guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Tagpukol dito sa San Fernando. Ngayon, pupuntahan natin guys yung bukal ng tubig na nagsusupply ng yung kinukonsumo nating tubig sa mga kabahayan natin. Kasi sa unahan, sa may part na yun guys, ano na yan? Yung Sitio Banao, part siya ng Barangay Antipolo. Tapos meron siyang bukal ng tubig yan guys ngayon. Nilagyan ito ng tubo. And then yung tubo na yun, yung tubo na yun ang nagsusupply sa atin ng tubig patungo sa mga kabahayan natin. Ngayon titingnan natin kasi ang huli kong punta dito guys noong 10 years old ako. Ngayon, ngayon lang naman uli ako napunta dito. Ngayon titingnan natin kung ano na ang kanyang lagay, ano na ang sitwasyon ng banaw ngayon. Tapos ang daanan nun guys dun sa part na yun sa may gubat, tinatawag ng gubat ng Barangay Antipolo. Pero ngayon dumaan na tayo dito sa may Tagpukol kaya yung lupa na kinatatayuan natin ngayon guys, ito yung Barangay Tagpukol ng San Fernando. Kaya tingnan natin guys, tara punta tayo. So ngayon guys, naglalakad tayo patungo dun sa may part ng banaw. Yung banaw guys yung sinasabi ko. Isa itong bukal ng tubig, tapos dito nagmumula yung tubig na nagsusupply sa atin kagaya ng sinabi ko sa inyo. Tapos tong nilalakaran natin ngayon guys, part pa to ng San Fernando. Ngayon, papakita ko sa inyo yung boundary, yung maliit na sapa na mag-determine kung nasaan ka. Doon lang sa unahan ng kaunti. Tapos guys, gusto kong ikwento sa inyo na nung araw, itong part na to, kasi isa siyang flat na lupa sa gitna ng kabundukan na paliligiran siya ng bundok. Tapos hindi ko kayang tantyahin kung gaano kalawak yung flat na lupang itong sinasabi ko. Pero nung araw guys, mga 1970s and 80s, 60s, 70s and 80s, maraming mga residente ang nakatira dito sa mismong lugar na to kasi flat siya. Dito sa lugar na to guys, maraming residente, pero ngayon sabi ng ibang mga nasa lubong natin, mga nakasabay natin sa paglalakad, yung may mga ari ng lupa dito sa part na to guys, ay sumentro na sila, pumunta na dun sa may Barangay Tagpukol kasi itong lugar na yon ay Barangay Antipolo, kaya pumunta na sila mismo dun sa Barangay Tagpukol kasi makaramihan sa mga residenteng nandito nandoon ay galing dito sa dito guys sa Sitio Banao ng Barangay Antipolo. Ngayon guys, nandito na tayo sa yung sinasabi ko na mag-determine kung magsasabi kung nasaan ka. Guys, itong maliit na sapang ito guys na nakikita nyo, ito yung mag-determine kung nasaan ka. Kung pupunta ako dito, ito yung lupa ng San Fernando. Tapos kung tatawid naman ako dito, ito naman yung lupa na Binalabak. So bali, ang maghihiwalay ng Municipality of San Fernando and Municipality of Binalabak, ito yung Binalabak, ito yung maliit na sapang ito guys. Pag tumawid tayo dito sa sapang ito, nandun yung banaw. Ang banaw ay isang maliit na pamayanan ng araw na kung saan nandito nakatira ang maraming mga kabarangay natin sa Barangay Antipolo. Nung panahon na hindi pa na-establish masyado yung barangay. Ngayon ang banaw guys, kasamahan itong mga communities na umusbong nung araw, ang Kasili, ang Mata, tsaka yung Banaw, tapos yung isa pa yung tinatawag na Bisitang Daan. Guys, after several years, ngayon na uli ako napunta dito, kaya samahan nyo ako na tingnan natin yung Banaw na minsan ko nang nilakad. Galing dun sa part na yon, may kung ilang kilometro ang distansya niya mula sa bahay hanggang dito. Ngayon, iba na yung daan. Tara guys, tingnan natin. Simula dun sa kalsadang binabaan natin kung saan natin ipinark yung motor, siguro ang distansya na guys, o abot siya ng mga 5 to 7 kilometers hanggang dun sa bukal ng tubig. Ngayon, malapit na tayo, titingnan natin yun. Kumustahin natin kung ano na ang lagay niya pagkatapos nalagyan siya ng tubo na siya nagsusupply ng tubig guys, patungo doon sa lugar natin sa Binalabak na siyang nagsusustento ng tubig sa atin. Malapit na tayo guys, tingnan natin. We'll be right back.
nandito na tayo guys sa Banao, dito sa lugar na kung saan nagbumula yung tubig na isinusupply sa atin dun sa bayan natin, sa mismong Minalabak, sa mga barangay natin. Itong lugar kung saan ako naroon guys ay part pa ito ng barangay Antipolo ng bayan natin ng Minalabak. Ngayon, meron dito ang bukal ng tubig, dito yung nagmumula yung tubig, yung source ng tubig na isinusupply sa atin. Ngayon, tinatrap na siya dito guys sa tanking ito. Ngayon dito sa tanking ito, iniipon yung tubig, tapos meron siyang tubo papasok doon sa may filter, and then may reserve ang malaki doon guys, then may tubo naman ulit papalabas patungo doon sa bayan na natin guys. Ngayon, kung titingnan natin dito sa loob, meron siyang kulay asul na tangke. Ang laman niyan guys ay chlorine na inilalagay diyan ng dahan-dahan papasok doon sa tangking ito na inihahalo sa tubig para maging malinis yung tubig na kinokonsumo natin na naiimbak patungo doon sa reservoir ng tubig natin guys. Nung Friday, ang mga taga LGU pumunta dito sa part na to. Concerned naman sila sa tubig natin, sa bukal ng tubig na isinusupply sa atin, itinadaan sa tubo kagaya ng sinabi ko sa inyo. Ngayon nagkaroon dito guys ng tree planting. Ito yung mga tinanim pa nila noong Friday. Ngayon, tinanong natin kung anong uri ng kahoy ang itinanim dito. Yung kahoy na itinanim nila dito guys, tinatawag na tabo kasi sabi ng mga residente o yung mga nagtanim dito, siguro galing yung ideya sa mga experts na yung ano raw guys, yung tabog o yung uri na variety ng kahoy na yun ay nag-preserve siya o kaya nag-hold siya ng maraming tubig. Kaya ito yung itinanim sa paligid nitong bukal na kung saan nagmumula yung tubig na sinasabi ko sa inyo. So pagdating ng araw guys, lalo pang dadami yung tubig dito dahil nga sa naging effort ng mga taga LGU na magtanim sila dito ng maraming kahoy upang ma-hold yung tubig na hindi siya ma-drain pagdating ng araw guys. Kumbaga sinasabi dito na prevention is better than cure. Habang mas maaga, mas maganda na gagawa ng paraan ng sa gayon hindi ma-drain ang tubig na kinukonsumo natin. Ngayon guys, titingnan natin yung tubig na papasok doon sa may reservoir. Fi-filter siya, pagkatapos ipapasok doon sa reservoir, din dadaloy naman doon sa tubo patungo doon sa may sa atin. Guys, puntahan natin, tara! So ito na yung tubo guys na sinasabi ko sa inyo na galing doon sa mismong bukal. Ngayon, ang tubig na galing doon, dumadaloy ito patungo doon sa filter. Then pagdating doon sa filter, aagos naman siya patungo doon sa reservoir o kaya sa reservoir. Tapos may tubo naman siya papalabas na doon sa may sa atin. Guys, galing doon sa Burabod ng Banao, dadaan doon sa mga sa tubo na ipinakita ko sa inyo. Tapos ito na yung kadugtong nito, guys. And then papasok siya dito. Dito sa isang tangking ito ng tubig, meron ditong filter para maalis yung mga lupa-lupa if in case na kung meron man, kung ano pang ibang nahalo doon sa tubig na kinokonsumo natin. Anyway, meron naman siyang chlorine na naka-steady doon para lalo siyang maging malinis. Tapos dito sa part na to guys, fini-filter ito. And then, so pagkatapos niya guys na ma-filter yung tubig dito sa pinakita namin sa inyo guys, papasok siya dito sa reservoir. Ito yung kumbaga pagkatapos siyang linisin dito, ma-filter, papasok siya dito sa imbaka ng tubig, tinatawag na reservoir. And then meron ditong tubo. May tubo dito guys. Ayan na, papunta na yan doon sa may sa atin, sa mga barangay at mga kabahayan ng bayan natin, at kukonsumo na tayo ng malinis na tubig, tinatawag na mineral water, pure na tubig na maaari nating pakinabangan mula sa kalikasan. So ngayon guys, para hindi makulob yung tubig sa loob, magkaroon siya ng kumbaga malayo siyang dadaloy, wala siyang, hindi siya mamablock, hindi siya magkakaroon ng hindi siya mababacuum, parang ganon. Meron siyang pasingawan na katulad nito para meron siyang hangin na papasok
ipapalabas doon, guys. So hindi natin gaanong kabisado yung detalye kung paano itong nangyayari. Basta eto, meron siyang tubo na naka-curve o kaya nakabaluktot para sabi, pasingawan daw to, guys. So yun ang nangyayari dito. Guys, dagdag kaalaman, ang distansya ng kung saan lalabas yung tubong ito, guys, ay nasa 3 kilometro. At alam nyo ba kung saan siya lalabas? Anong zona ng barangay natin, Barangay Antipolo? Lalabas siya, guys, sa zone 6 ng Barangay Antipolo sa Balugo. Kaya ito ay tuloy-tuloy ang diretso siya papalabas doon sa may zone 6. So guys, pauwi na tayo, guys. Napuntahan na natin ang Banao. Nakita na natin yung dating pamayanan ng mga kabarangay natin nung during the 60s, 70s, and 80s. Tapos ngayon, pinakita na rin namin sa inyo yung source ng tubig. Yung tubig patungo dun sa sulong natin, tsaka yung tubig na isinusupply sa mga kabahayan natin, yung tubig na dumadaloy sa mga tubo natin, guys. Ngayon, guys, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat, sa aking mga subscribers na nasa 1,240. Tapos hindi nyo naman iniiwan ang aking mga videos. Ang isa kong video umaabot ng 1,000, and then meron kayong 1,240 nanood sa akin. So asahin nyo, guys, na meron pang mga iba pa kayong mga videos na makikita na part ng buhay natin na hindi nyo na dating nakikita. Yun ang pupuntahan natin, guys. So kung nagustuhan nyo ang aking video, i-click na ang subscribe button at notification bell, guys, para like yung updated sa aking mga bagong video. Dismiss. Shout out dun sa caretaker ng tubig na pinuntahan natin. Hindi ko nakuha ang pangalan niya, guys, pero alam niyang siya yon. Thank you very much sa'yo. Siya yung nagbigay sa atin ng mga informations tungkol sa ipinakita at binahagi natin sa inyong kaalaman tungkol sa tubig na isinusupply natin sa ating mga kabahayan.